isang mabuting propeta ng Diyos. Ito nga ay nasusulat sa pagiging pari, madre, sakristan o pastor para masabing mabuti kang propeta ng pinaglingkuran mong Panginoon. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, ang gumawa ka ng mabuti at tumulong sa kapwa na walang hinihintay na kapalit, ang tunay na propeta. Halika at sabay nating pakinggan ang istorya ng isa nating kababayan. Taong 1959, Pagbilao, Quezon. Noong mga panahong ito, kasalukuyang naglilingkod sa simbahan itong si Enan sa kanilang lugar bilang isang sakristan. Dahil sa maaga nitong naulila sa magulang at walang kinagisnan na kamag-anak sa kanilang baryo, mas pinili nitong kausapin ang kura paroko ng kanilang simbahan. Noong una, inalam muna ng kura paroko ang pagkakakilanlan nitong si Enan. Ayon kasi sa paring namamahala ng simbahan, baka naglayas o nakagalitan lamang ito ng kanyang magulang, kaya umalis sa kanilang pamamahay. Subalit nang makumpirma ng pari na walang kamag-anak ang binata, pumayag itong manuluyan sa parokya. At bilang pagtanaw ng utang na loob sa kura paroko ng simbahan, nangako naman itong si Enan na tutulong sa paglilinis ng mga santo at muebles na upuan. Sa totoo lang, pagkain, damit at maayos na tulugan lamang ang kayang ipagkaloob ng pari sa binata. Basta't ang importante, mayroon itong masisilungan at ang makakain ng 3 beses sa isang araw ay malaking biyaya na para rito. Lumipas pa ang mga araw, naging maganda naman ang pakikitungo ni Padre Otep sa binata, ang kura paroko ng naturang simbahan. Ayon dito, masipag at mabait na anak ng Diyos itong si Enan. At sa katunayan, katuwang rin ito ng pari sa tuwing may ginaganap na misa. Halos dito na rin ituon ni Enan ang kanyang buhay sa paglilingkod sa kinikilala niyang Diyos. Gayon din sa tahanan nito, nalabis namang ikinagagalak ng pari. At dahil sa masalimuot na kaganapan sa buhay ng binata, itinuring na rin ito ng kura paroko bilang kadugo. Marami mang temptasyon ang dumaan sa buhay ni Enan, subalit pinanatili nito ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Ayon kasi sa turo ni Padre Otep, sa mundong ginagalawan ng mga tao, marami ang naglipa ng nilalang na nasa panig ng kaliwa. Ayon pa sa pari, kapag may mga tuksong lumalapit sa binata, mas makabubuting ipikit na lamang nito ang kanyang mga mata at manalangin ng taimtim. Dahil hindi raw natutulog ang Diyos at palagi itong may tugon sa bawat kahilingan ng mga tao. Kung kaya naman, mas lalong naengganyo si Enan na pag-aralan ng mga salita ng Panginoon sa Bibliyang ibinigay sa kanya ni Padre Otep. Hanggang sa mabasa ng binata ang isang pahina sa Biblia na ayon sa isinasaad ng pahinang iyon, ang tungkol sa mga anghel na itinapon sa lupa. Wala mang malinaw na patungkol sa mga anghel na ipinatapon sa mundo ng tao, subalit naniniwala ang binata na ang tinutukoy sa banal na aklat ay ang mga engkanto at ang mga aswang. Bagaman sa panahong ito, marami-rami na rin naririnig itong si Enan tungkol sa mga gumagalang aswang sa kanilang lugar. Ngunit ang totoo, base lang iyon sa kanyang mga naririnig noon sa kanyang mga magulang noong nabubuhay pa ang mga ito. Subalit kung itsura lamang ng mga nilalang na iyon ang pag-uusapan, ay hindi pa naman nakakakita ng totoong aswang ang binata. Gayon pa man ang mga haka-haka at sabi-sabi ng makasalanang dila ay hindi kaagad pinaniniwalaan ng binata. Bagkus, mas maniniwala pa itong si Enan kung ang mga nilalang na aswang ay makikita mismo ng kanyang 2 mata.
Ngunit ayon kay Padre Otep, totoo ang mga aswang dahil noong 10 taong gulang pa lang ang pare nang makita nito kung paano na biktima ang kanyang mga magulang ng isang aswang. Subalit dahil sa pangyayaring iyon na dumaan sa buhay ng kura paroko, mas minabuti na lang nito ang manahimik. Ayon kasi kay Padre Otep, noong mga panahong na biktima ng aswang ang kanyang mga magulang, halos 2 linggo raw siyang tulala at hindi makapagsalita. Dagdag pa ng pari na hinding-hindi nito malilimutan ang wangis ng aswang na pumaslang sa kanyang magulang. Kung kaya para makalimot, pinilit ni Padre Otep ang pumasok sa isang seminaryo at ginugol ang sarili sa pag-aaral ng mga salita sa banal na aklat ng simbahan. Subalit paminsan-minsan, nagbabalik tanaw sa isipan ng pare ang malagim na sinapit ng kanyang magulang sa kamay ng aswang na iyon. Kaya naman matapos mailahad ni Padre Otep kay Enan ang karanasan nito sa aswang noong siya ay bata pa, naging malinaw na sa isipan ng binata kung bakit minsan biglang napapasigaw ang pare sa tuwing ito'y natutulog sa silid nito. Ayon sa binata, marahil dala iyon ng masamang panaginip na bumabalik sa isipan nito. Hindi naglaon, napansin ng binata ang pagiging balisa ng pare. Simula nang maungkat ang usapang aswang sa pagitan nila. Subalit para kay Enan, baliwala lang ang tungkol sa mga aswang, bagkus ipinagkibit balikat lamang iyon ng binata. Subalit sa bawat araw na dumadaan, tila nanunumbalik sa isipan ni Padre Otep ang nangyari sa kanyang mga magulang. Ayon pa sa kura paroko ng simbahan, hinding-hindi nito malilimutan ang simbolo ng aswang na nakaukit sa braso na iyon. Kung hindi kasi ninyo na itatanong, ang bawat aswang ay may kinabibilangang pangkat. Kung ang mga ito ba ay nabibilang sa mga panghimpapawid, gaya ng mga manananggal, tiktik, wakwak, at kung ano-ano pa. May mga uri din kasi ng aswang na ayon sa pari ay pangkalupaan. Isa na riyan ang mga kiwig, gabunan, lupad, manlalayog, bangkilan, at marami pang iba. Subalit ang aswang na nakapaslang sa magulang ni Padre Otep ay nahahanay sa mga manunupsop. Ang mga ganitong uri ng aswang ay mga gumagapang sa kisame ng nakabaliktad. Ang pangunahing punterya ng mga aswang na ito ay ang mga nagdadalang tao. Sa paglipas pa ng araw, tuloy lang ang buhay para kay Enan. Gayon din ang mga misa sa simbahan sa pangunguna ni Padre Otep. At pansamantalang iwinaglit ng mga ito ang mga bagay-bagay patungkol sa mga aswang. Isang araw ng Linggo, buwan ng Abril, habang katatapos lang ng ginanap na misa, laking gulat ni Enan nang kausapin siya ng pari. Bukod pa riyan, seryoso itong nagwika ng, "Enan, iho, maaari mo ba akong samahan sa lumang bahay namin sa sentro ng baryo? Gusto ko lang kasing kunin yung mahalagang bagay. At sana lang naroon pa yung maliit na baol ng ama kong na mayapa na." Paliwanag ni Padre Otep. "Wala pong problema, Padre. Pero hindi po ba matagal nang abandonado ang inyong lumang bahay sa sentro? Sabi niyo sa akin?" Mariing sagot ni Enan. "Oo, iho. Matagal nang ang abandonado ang bahay naming iyon. Subalit may pakay ako roon na gamit ng aking ama." Dagdag pang paliwanag ni Padre Otep. Gayunpaman, sumang-ayon na lang ang binata sa mga tinura ng pari.
Sa pagbagtas nila ng daan patungo sa sentro, kaagad naman nilang narating ang lumang bahay nila Padre Otep. Halos sira-sira na ang bubong at gula-gulanit na rin ang ibang parte ng dingding. Subalit, buo pa naman ang sahig ng bahay. Noong una, hanggang tarangkahan lang si Padre Otep. At tila ayaw nitong ihakbang ang kanyang mga paa papunta sa kanilang pamamahay habang nakatitig lang ito na walang imik. Subalit bumalik lang ang wisyo ng pare nang hawakan ito ni Enan habang nagwiwika ng Padre Otep, hindi po ba may kukunin kayong mahalagang gamit ng inyong ama? Paalala ni Enan. Oo nga iho. Pasensya ka na. Bumabalik kasi sa balintataw ko ang wangis ng demonyong aswang na yon. Gulat na paliwanag ni Padre Otep. Maya-maya pa, lakas loob na pumasok ang pari sa lumang pamamahay at hinahagilap ang gamit ng kanyang ama. Habang ang binatang si Emma naman ay nagmamasid lang sa bakuran. Makalipas lang ang ilang segundo, laking gulat ng binata na may dumaan na matandang lalaki sa kanyang harapan habang nakatitig iyon ng pailalim. Bukod pa riyan, nanlilisik ang mga mata ng matanda kahit sa katiri ka ng araw. Subalit nang mahagilap ng pare ang mga gamit ng kanyang ama, bigla naman itong napansin si Enan habang tinatanaw ang matandang lalaki. Maya-maya, nagulat ang binata nang tapikin siya sa balikat ni Padre Otep habang nagwiwika ng Enan, iho, ayos ka lang ba? Sino bang tinatanaw mo dyan? Magkasunod na tanong ng pari. Ayos lang po, Padre Otep. Yun po kasing matanda. Tinititigan niya po ako habang nanlilisik yung mapupulang mata. Kahit sa katiri ka ng araw. Paliwanag ng binata. Ganun ba? Baka naman aswang ang matandang yon. At baka mamaya, minamarkahan ka na ng demonyong yon. Dagdag pa ni Padre Otep. Sa mga sinambit ni Padre Otep, bahagya namang natigilan ang binata at napatingin sa kanyang mga braso at katawan. Subalit nang masiguro ni Enan na wala siyang bahid ng aswang, kaagad naman itong napansin ang hawak ng pari na isang maliit na kahon. Sa tingin nga ng binata ay gawa sa dekalidad na kahoy ang baul na iyon. Ilang segundo pa ang nakalipas, bigla namang nag-aya si Padre Otep na bumalik na sila sa parokya. Sa pagbagtas nila ng daan, diretso lang na naglalakad ang pari habang nananatiling walang imik. Gusto sanang tanungin ni Enan kung ano ang nilalaman ng kahon na iyon na tangan-tangan ito. Ngunit natitigilan ang binata. Makalipas pa ang ilang minuto, narating na ng mga ito ang tarangkahan ng simbahan. Gayunpaman, laking gulat ng binata nang makita nito ang matandang lalaki na tumitig sa kanya. At dahil kakaunti lang ang nagsisimba ng araw na iyon, minabuti muna ng binata ang magsawalang kibo habang nakatingin sa matandang iyon. Subalit nang pumasok si Padre Otep sa silid na tinutuluyan ito, bigla namang napasunod ang binata. Pagdating sa loob ng silid na iyon, laking gulat ni Enan nang maglahad ng saloobin ng paring umampon sa kanya habang nagwiwika ng Enan, iho. Marahil ay nagtataka ka kung ano ang nilalaman ng kahong ito. Hindi ba? Halika. Lumapit ka rito. Para makita mo ang laman nito. Ito ang gamit ng aking ama.
at galing ako sa mga angka ng mga albularyo bago pa ako naging pare. At hiniling ko rin sa arsobispo na dito niya ako italaga sa bayan kong sinilangan. Magkasunod na paliwanag ni Padre Otep. Alam niyo po, Padre Otep, sa totoo lang po, kanina ko pa po gustong tanungin yung nilalaman ng kahon na yan. Ibatid ko po kasing importante yan sa inyo kung ano yung nasa loob na yan. At kung hindi po mahalaga sa inyo yan, hindi naman po natin babalikan yung bagay na yan. Mariing paliwanag ni Enan. Tumango naman si Padre Otep at sa mismong harapan ng binata, ipinakita ng pari ang nilalaman ng kahon na kinuha nila sa lumang pamamahay nito. Halos samot-saring kagamitan ng isang albularyo ang nilalaman ng kahon, gaya ng mga agimat, mutya, libreta, buntot pagi na nakarolyo, at sagradong langis na tila napreserba ng mahabang panahon. Ayon pa sa pari, gusto niyang turuan si Enan sa pagiging albularyo, taliwas man ito sa itinuturo ng simbahang katoliko. Pero ayon kay Padre Otep, naniniwala siyang magagampanan nito ang pagiging mabuting albularyo sa panig ng kanan na papaslang sa mga aswang balang araw. Hindi naglaon, sumang-ayon naman ang binata sa ninanais ng pari. Ang sabi pa nito, ang propeta ng Diyos ay hindi lang nasa katauhan ng madre, pari, sakristan at pastor. Basta malinis ang iyong hangarin na tumulong sa kapwa, iyon ang propetang maituturing na may malinis na puso at walang halong pag-iimbot. Makalipas pa ang mga araw, dinala ng pari ang binata sa tiyuhin nitong albularyo upang dooy matutunan nito ang mga bagay-bagay sa pagiging manggagamot. Sa puntong iyon, hindi naman tumutol itong si Enan. At ayon sa binata, gusto niya ring tuklasin ang mundo ng mga manggagamot. Kung kaya naman ipinagkatiwala ni Padre Otep ang mga gamit ng kanyang ama sa binata. Pagdating nga nila sa pamamahay ng tiyuhin ng pari, kaagad naman itong nagpasintabi habang nagwiwika ng Tiyong Roman, magandang araw po. Si Otep po ito. Bati ng pari. Oh, ikaw pala, Otep. Ay, sino yung kasama mo? Magpapagamot ba siya? Bating tanong ni Mang Roman. Hindi po, Tiyong Roman. Ihahabilin ko po muna sana sa inyo si Enan para magsanay sa pagiging albularyo. Paliwanag ni Padre Otep. Ah, ganun ba? Ah, sige. Walang problema. At ituturo ko lahat ng nalalaman ko sa kanya. Dagdag pa ng albularyo. Sumang-ayon naman si Mang Roman sa tinura ng kanyang pamangkin at malugod na tinanggap ang binata. Subalit nang magkaigihan sina Padre Otep at Enan, nilisan na nito ang binata sa pangangalaga ng kanyang tiyuhin. Hindi nagtagal, inumpisahan rin ng albularyo ang pagtuturo sa binata sa panggagamot ng samot-saring sakit na espiritual. Sa paglipas ng buwan, mabilis natutunan ni Enan ang mga kaalaman ng pagiging albularyo, gayon din sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kung kaya naman nang dumalaw ang binata sa parokyang minsan itong pinagsilbihan, muli na naman itong namataan ang matandang tumitig sa kanya na may ilang buwan nang nakakaraan. Laking gulat ng binata nang lapitan siya ng matandang iyon habang nagwiwika ng Iho, ikaw pala ang propeta ni Padre Otep. Marahil ay nagtataka ka kung bakit ako pumapasok sa simbahan. Sa totoo lang, Iho,
Hindi ako pumapasok ng simbahan para manalangin sa kinikilala ninyong Diyos. Nagpunta ako para paslangin si Otep. Alam ko namang matagal na akong hinahanap ng paring yon at bumalik lang yan dito para maghigante. Kaya lang, hindi magawa ni Otep na paslangin ako. Dahil labag yon sa kanilang doktrina sa banal na kautusan. Eh, kumpara sa aming mga aswang na walang sinusunod na kautusan. At tama ka nang narinig, iho. Ako nga ay isang aswang. Aswang na pumaslang sa magulang ng paring yon. Magkakasunod na paliwanag ng matanda. Subalit sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, biglang nag-init ang katawan ni Enan sa inilahad ng matandang aswang. Sa paglinga-linga ng binata sa paligid, napansin itong marami-rami pang tao sa loob at labas ng simbahan. Habang si Padre Otep naman ay abala pa sa ginagawa nito para sa huling misa. Gayunpaman, hinayaan lang ng binata na lumakad papalayo sa kanya ang matandang aswang, habang palingon-lingon na napapangisi kay Enan. Kaya naman nang matapos ang huling misa, kinausap ng binata ang pare, habang inilalahad nito ang sinambit ng matandang aswang. Sa tuluyang pagtalikod ng araw sa kalupaan, namalagi muna si Enan sa loob ng simbahan habang nagpapalipas ng oras. Dahil naniniwala ang binata na muling magbabalik ang matandang aswang upang isakatuparan ang ninanais nito sa paring minsan niyang pinaglingkuran. Kung kaya naman ang marinig ni Enan ang angil ng aswang, kaagad itong lumabas ng simbahan upang harapin ng demonyong iyon. Gamit ang sinturo ng pari na abito, hinarap nito ang matandang aswang. Walang tigil na nakipaglaban ng binata habang hawak-hawak ang abito at ang mga lihim na karunungan ng isang albularyo. Laking gulat ng matandang aswang nang ipulupot ng binata sa katawan nito ang sinturon ng pari na inusala nito ng buhay na salita ng isang albularyo. Sa pagpapatuloy ng kanilang laban, umusal ng umusal si Enan ng mga tigalpo dahilan para sumubsob sa lupa ang aswang. Habang unti-unti itong nanghihina dahil sa abitong nakapalupot sa katawan nito. Makalipas pa ang ilang minuto, tuluyan ang napaslang ni Ena ng matandang aswang. Halos taon rin ang lumipas bago tuluyang gumaling ang pinsala ng aswang na gabunan sa katawan ng binata. Pero alam nyo ba, sa paglipas ng panahon, pumanaw na rin ang binata dahil sa malubhang karamdaman na hindi natukoy ni Mang Roman kung saan at sino ang nagpataw ng malubhang sakit dito. Gayunpaman, nagsilbi na lang na alaala ang lahat ng magandang nagawa ng binata para kay Padre Otep, na itinuring nitong kadugo na minsan ring naglingkod sa kanilang parokya bilang isang sakristan. At higit sa lahat, ang propeta ng simbahan na naging albularyo.